Hello guys, so ngayon i-explain ko sa inyo kung paano ba gumagana yung system ng on-grid solar power setup. So makikita nyo yung solar na yan, 450 ang isang panel, 450 watts dalawa, so equals to 900 watts po. So pag tinamaan siya ng araw, mag-generate siya ng energy, 50 volts. So generate siya 50 volts na power, o BOC kung tawagin na 50 volts po yan. So after mag-generate ng power ng solar, dediretso siya sa inverter. So punta natin sa baba yung inverter. So guys, pagkagaling sa taas sa ating solar panel, dediretso siya dito sa inverter. So pag nag-create ng energy yung ating solar panel, dire-diretso siya dito sa ating DC breaker. So pagkitaan yung DC breaker, dire-diretso siya dito sa input ng grid tie inverter with dimmer. Ito po yung ating tinatawag na grid tie inverter. So ito yung nagko-convert ng DC power to AC power na 220 volts po. Inverter siya, grid tie inverter with dimmer po. Ito po yung ating dimmer. Dire-diretso siya dun sa ating sa loob ng bahay, sa main breaker po. So ang purpose po nito ay para hindi siya lumabas yung excess na power na binibigay ng ating inverter po. Kasi nga po, pag nag-excess tayo ng power ng inverter natin, magbabayad pa rin tayo sa merit ko. So ang purpose natin makatipid. So yan ang purpose ng dimmer po, para hindi tayo maglabas ng power pa pupuntang merit ko po. So yun, as I said before, ito yung ating voltahe ng ating solar panel, 36 volts, 0.1. So, yung wattage ng aking panel is 900 watts. Ibig sabihin, hindi po 900 watts ang binibigay nito ng ating inverter, kasi nga po, depende sa sikat ng araw. So, sa ngayon, yan, 200 watts po. 200 watts yung binibigay ng ating 900 watts na solar panel po. Ibig sabihin, yung 200 watts na yan, ito yung masasave mo na energy sa loob ng bahay. Kung kayo nagbubukas ng TV, electric fan, na wala pang 200 watts, so naka-stop yung kontador mo. So, ito yung priority na energy na kinukuha ng ating load sa bahay. For example, nagbukas kayo ng washing machine na 300 watts, so libre na yung washing machine mo sa 300 watts po. Kung nag-600 to at nagbukas kayo ng aircon, ibig sabihin, libre na yung aircon mo. Hindi na iikot yung kontador. Kailangan same siya. So, same. So, sa ganitong umaga, hindi naman kami nag-aircon. So, ang konsumo lang namin dito, ilaw tsaka electric fan. So, mga 100 watts lang yun, electric fan, tsaka yung ilaw na maliliit, sa pang kusina, tsaka po TV. So, sobra-sobra na itong 300 watts na itong mga 200 watts. 200 watts lang load ko sa umaga. So, yan yung aking load. Ito yung aking 314 watts. Yan ang pumapasok sa ating sa loob ng bahay na energy na power. Galing inverter po. So, yun na. Malinaw po ba? So, ito yung tinatawag na grid tie inverter with dimmer po. So wala siyang kailangan battery, mapansin niyo wala siyang battery. So diretso siya sa ating outlet. So papasok siya sa outlet. So kung ano man yung load mo, ang kukuning priority na power ay galing dito sa ating inverter po. Kung may kulang man na load, dun siya kukuha sa meron ko. For example po, 200 watts yung ating binibigay ng solar ng ating inverter, tapos yung load mo ay 500. So, yung 200 na yun, ikukunin sa kay Meralco. Yun ang purpose ng ating GTI or grid tie inverter po. So, malinaw. Yan ang ating... mas nakakatibid pa rin sa mga napapanood natin sa Facebook na energy saver daw kuno na 2,000 pesos lang. Ito po, sigurado ito. Yan, 115 watts, yan po yung nasa-save natin ng energy. Yan.
Nagmamaximum po ito ng 700 sa tanghali. Kasi maaga po ngayon, hindi, wala mong araw. Yeah, 100 watts. Yan po. Diretso lang siya dito. Okay, kung may katanungan po kayo, okay may yung comment about dito sa system na ganito na grid tie inverter or on grid solar setup po. So yan. Okay, so maraming salamat. Diretso lang daw po ito, negosyo po rin.